Si Jesucristo'y nabuhay, manahin sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagtira sa tingkos niyang bayan. Nakukong nangihira, masayang nagtirima. Magdalang tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, manahin sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagkira sa tingkos niyang bayan. Nagpupuling mahihira, masayang nagdiriwa. Magbalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nangayik sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagkira sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hihira, masayang nagdiriwa. Magdalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Samahan po ninyo ako na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa panglima po na taon na naglilingkod bilang pari niya. Ibig sabihin, golden anniversary. Salamat sa lahat ng mga narito. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpupulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo,
aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos na mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, Bukong Ana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sama sa sayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami ay makaganap sa pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunit ay lagi naming matupad sa gawa sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao rin tulad niyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo nakasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo.
Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkaloban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon.
at sumainyulit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng aking narinig sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa ika-anim tayo na linggo ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng ating poong Jesus Nazareno. At una sa lahat, magpasalamat ako sa Diyos. Magpasalamat ako sa inyo. Magpasalamat ako kay Father John Siscon at kanyang mga kasamahan at ang mga merciful missionaries of St. Joseph at lahat ng mga wala dito yung mga conference ko ng mga Carmelites dahil mayroon po kaming celebration mamayang hapon doon sa aming Carmelite Center sa New Manila. Ngayon po ay panglimang taon na po ako sa pagkapare. Na-orden po ako 27 years old. Ngayon ay 77 years old na. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos una sa lahat dahil sa kanyang pag-ibig. Ganon din ang tema sa linggong ito, pag-ibig sa Diyos. Napakahirap isa buhay ang pag-ibig mula nung seminaryan pa ako hanggang nung batang pari ako. At sa iba't ibang mga misyon na napupuntahan ko, hindi naman madali
Dahil napadala ako sa iba't ibang lugar, hindi lang sa ating bansa, sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Kaya naranasan ko ano talaga ang pag-ibig ng Diyos. Ang masabi ko lang, parang nasa loob, cool ka lang, kapit ka sa akin. Salamat po, Jesus Nazareno. Kaya, yung atin pong tema ngayon na pag-ibig ay makita po natin sa dalawang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, hindi mahalata, pero kung makita ninyo sa Gawa ng mga Apostol, kung paano sinasabi ni San Pedro ang lahat, ito ay dahil sa pagtupad sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya ang ating Panginoong Hesus ay naroon at siya yung nag-alay ng kanyang buhay at marami pong naniwala, hindi lang ang mga Hudyo, bagkos na ipalaganap pa sa mga Hintel ang mabuting balita. Kaya sa ating pangalawang pagbasa naman, sa unang sulat ni San Juan, ang pinakamahalaga doon ay ang versikulo 8, kapitulo 4 ng unang sulat ni San Juan. Naroon po ang sinasabi na Theos agape isten, na na-translate naman sa Latin na Deus caritas is. Sa ating salita, ang Diyos ay pag-ibig. At kinakailangang mapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang paraan. Sa atin pong ebanghelyo ngayon ay napakaganda po na bahagi ng ebanghelyo na kung saan ito ang background dito. Ang ating Panginoon ay kasama yung mga apostol, nagkaroon ng huling hapunan, hinugasan yung mga paa ng kanyang mga apostol, at nalungkot ang mga apostol sapagkat handa na siya bilang tupa na alay na siya po'y mamatay. At dahil doon, ang kanya pong hinahabilin ay tungkol sa pag-ibig. Mahalaga po dito yung versikulo 12 ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, na kung saan sinabi ng ating Panginoon na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Napakahalaga po yan na dahil ang atin pong Ebanghelyo ngayon ay nagsabi na ang lahat ng pundasyon ng salita ng Diyos, o masabi natin, ang Biblia, ang pinakapundasyon sa Biblia ay ang pag-ibig. Kung paano ang pag-ibig ng Diyos na dakila ay tinutugunan ng kanyang mga hinirang na unang mga tao na sa Israel, kung paano ito ang mga patriarka at mga propita ay nagsabuhay nito at itinuturo sa kanilang mga tao, lalo na si Moises at ang mga propita, na kung saan sila ay hindi tinatanggap at hanggang sa panahon na kanyang ipinapahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamagitan ng ating Pong Hesus Nazareno, na kung saan nagtuturo siya at hindi lang nagtuturo, gumagawa ng paraan upang makihalubilo, makilahok sa lahat ng mga buhay na kung saan tinuturing na hindi gagawin ng isang rabe sapagkat tinuturing siyang rabe, pero nakilahok siya sa mga nasa mahirap, sa mga salilaylayan ng lipunan. Kanya pong nilapitan ang mga may kitong, ang lahat ng mga bulag ay kanyang pinagaling upang makakita ng katotohanan. Ang mga pilay ay kanya pong pinalakad upang maglalakad na at magiging totoo na sa kanilang buhay. At ang lahat ng mga may sakit ay kanyang pinagaling upang ang lahat ng mga may sakit at iba pang may kapansanan na hindi naging bahagi sa tinatawag na hinirang na bayan ng Diyos o chosen people of God ay maging buo na, mabukod na ang tunay na sambayanan ng Diyos dahil sa ginagawa ng ating Panginoon. Hanggang sa ngayon, sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ang kanyang habilin, sinasabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At sinasabi sa versikulo 14, kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Juan, walang pinakadakila na pag-ibig liban sa isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. At anong ginawa ng Panginoon? Nag-alay ng buhay para sa atin. Ang kanyang buhay ay hindi para sa kanya. Una sa lahat, para sa Ama upang tuparin
ang pangako ng Ama na iligtas tayo dahil may pag-ibig siya sa atin at dahil sa dakilang pag-ibig niya, nag-alay siya ng buhay upang ipahayag niya na hindi man tayo karapat-dapat na kanyang tubusin, ay kanyang ipahayag at ipinapahayag at laging ipahayag na ang Diyos ay pag-ibig at dapat tayo'y mamuhay sa pag-ibig sapagkat sinasabi, handa siyang nag-alay at nag-alay nga ng buhay tayo na tinuturing niya na hindi na mga alipin bagkos tayo ay inaari niya na mga kaibigan. Kaibigan na handang mag-alay siya ng buhay para sa atin. Sa ating panahon ngayon, nagkukulang po tayo sa pag-ibig. Ang salitang pag-ibig dito sa ating ebanghelyo, ang ginagamit po ay agape. Pero, sa salitang Grego, may lima pong salita sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa, eros, na ito yung pag-ibig na may paghangad sa laman. Pangatlo, sinya, na kung saan ito ay mutual understanding o pag-uunawaan. Pang-apat ay storge, ito yung pag-ibig na tinuturing mo yung kapwa na parang bahagi ng pamilya. At panglima, agape, na tunay, dalisay at banal na pag-ibig. Ito yung ginagamit sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 15. Kaya, hindi lang ordinaryo na pagmamahal. Hindi lang ordinaryo na pag-ibig. Wagas, dalisay, tunay na pag-ibig ang inaalay ng ating Panginoon. Paano naman tayo magresponde o tutugon ito? Una, mamuhay sa pag-ibig at gagawa ng dahil sa pag-ibig. Kapag ka may pag-ibig, ayon pa ni Santa Teresita del Niño Jesus, kahit gaano ka-ordinaryo na bagay, ay maging espesyal na. Kaya, gagawa tayo ng may pagmamahal. Bigyan natin ang pag-ibig ng paraan upang lumago na isang kultura ng pag-ibig sa mundo na puno ng pagka-hiwa-hiwalay, pagka-watak-watak. Mundo na kung saan naging material, mga gera at hindi pagkakasundo. Upang ang buong mundo kapag ka mabalot na sa pag-ibig, atin ding makikita na mayroong Diyos. Sapagkat sinasabi sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, Versikulo 8, ang Diyos ay pag-ibig. Naway, ang Diyos nga ay siyang maghahari sa ating mga puso at mabuhay tayo sa pag-ibig at ang pag-ibig ay siyang magbigay ng galak at ligaya sa atin sapagkat iniibig tayo ng tunay ng Diyos. Kaya, call ka lang, sagot ka ng Panginoon dahil mahal kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat, nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa cross na matay ni libing, nanaog sa runa ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto tuhukom sa nabuhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, na lumikha sa sangkatauhan sa sanlibutan at ng kangahangang kalikasan.
mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, mahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon upang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawanan. Diyos naming mauwiin at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga likha. At hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkatiwalaang tagapanghalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulusbay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa iyo para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, panalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. Ang alay ng bayan, natitipa,
ay handog ng makabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, kapatido, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasaw sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapatid, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang lunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubungi sa kadakilaan. Santo, 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 ang inyong Diyos na mga na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kalibasa, o sana, sa kalitaasan. Inagpala ang nakarinig ko sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kalitaasan. O sana, sa kalitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang ipinahaya, pinamatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit naalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Nilinggamin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pabalita sa buong mundo.
pag-ibig na siyang sumagot sa bawat puso ba sa pagsuyo. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magnahalang tayong mahiwa. At kung tayo'y ino, ay huwag ibuti na may Diyos tayo sa ating puso at kaluwa at siyang nagpuno sa ating buhay iwanag sa hiling at pag-asa at pag-ibig ang siyang buklod natin sa puso't iiwan ayon sana ba kanin na tayo magkawalan pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig magmahalan tayo't magluma. Tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre
at wala nang babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong na pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay mapakinabangan mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pangitan niya, kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bago po igawad ni Father Paul ang huling pagbabasbas, ngayon ay araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo'y tinipon ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa 50 mabiyayang taon sa pagkapari ni Father Paul Medina na siyang naging kalakbay din natin dito sa Quiapo mula pa ng 2010 sa paghuhubog po ng mga Merciful Missionaries of St. Joseph, katuwang ng ating Cardinal Jose Advincula, at siya'y laging kasakasama nating dito sa Quiapo sa pagbibigay ng paglilingkod sa inyo, at patuloy nating ipagdasal siya. Nawa tuwing may Golden Jubilee po, ito ay higit sa lahat pagdiriwang ng katapatan ng Diyos. Sapagkat bagamat kami pong mga pari ay hindi karapat-dapat, maraming pagkukulang, ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang siyang nagpupuno at patuloy na gumagabay sa amin. Kaya't sa ngalan ng pamayanan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, taus-pusong pasasalamat at pananalangin para sa kanyang kalusugan. Nakita nyo naman po, mas mabilis pa siya sa aming mga pari pag naglalakad. At siya ay, ang boses, kita nyo naman, napakalakas pa rin. Kaya patuloy nating ipagdasal na maging salamin siya ng katapatan, kabutihan at awa ni Jesus Nazarenong kataas-taasang pari at mabuting pastol. Kaya Happy Golden Jubilee, Father Paul Medina ng Order of Carmelites. Thank you po and congratulations, Father Paul. Maraming salamat po, Father John, kamakasamahan mong pare, at pong narito. Hindi ko po masabi ang sinasabi pa, pag ang puso ay puno, mahirap nang magbigkas. Kaya, isang pasalamat po na dakila at palaki, dahil ang original sana na version doon ako sa Carmelites magdiriwang, pero dahil matagal na akong naglingkod sa Quiapo, ay pinagbigyan po ako ni Father John at kanyang mga kasamahan na magdiriwang dito. At sa inyong lahat, itong 50 years ko ay naging ano rin para sa inyo, dahil una sa lahat, natili akong pari dahil sa mga tao. Kapag ang pari pala ay nakakita ng katapatan at debosyon ng tao, ay magkaroon din ng katapatan sa pagkapari. Salamat po sa inyong lahat. Mga kasama kong pari, Pari John. Naway ito'y magbigay rin inspirasyon sa mga kabataan na magpari din. Hindi lang
50 years, baka aabot pa ng 75 years. Ngayon na po ang maringal na pag-usbas sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Magsikoy habang inagawad ang pagbasbas. Ang Diyos na bumuhos ay kumukupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Kayong pinagkaloban ng manubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa panampalatay at binyag, kayo na may makatambal sa mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, imukin ko po ang lahat mga pari umaki sama. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Sorry.